Ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Hiwaga ng Pag-iro, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Ubuwi si Joel sa kanila para ipagpatuloy ang panuduyo kay Eva. Subalit, ang inaasahan niya na sasagutin na siya ng dalaga ay naudlo at sinampal pa siya dahil sa maling balita na ipinarating sa dalaga. Nang gabing dalawin sana ni Joel si Eva, ay nasampal ito ng dalaga na pinagtaka niya. Kinabukasan, dinalaw muli ni Joel si Eva para linawin kung bakit nagalit ang dalaga sa kanya. At sinabi ni Eva ang sinabi ni Lydia sa kanya na may inuuwi siyang babae mula sa lungsod. At mabuti naman at pinaghahanapan mo na ako ngayon, Emma. Alam mo, nagulat ako sa ginawa mo sa akin nung isang gabi. Ngayon, gusto kong malaman kung bakit. May nagawa ba akong kasalanan sa'yo? Manaki, hindi na sana kita pakikihirapan. Pero nilabanan ko ang damdamin ko. Dahil labis mo akong sinaktan, nasaktan ako. Ha? Bakit? Bakit ka nasaktan? Anong dahilan? Nagmamaang-maangan ka pa! Hayop ka! Manluloko ka! Hayop! Emma, gusto kong malinawan ang lahat. Ano bang nangyari? Inaasa mo ako. Sa totoo lang, sasagutin na sana kita nun eh. Pero umalis ka. Tapos hinintay kita. Pero anong ginawa mo? May iba ka na pala. Kaya ito ang para sa'yo. Ray! O ano? Emma. Ipagkakaila mo pa ba ang nalaman ko tungkol sa'yo, ha? Magkakaila ka pa ba, ha? Emma, walang katotohanan yung sinabi mo. Kahit malayo ako sa'yo, wala akong ibang babaeng sinuyo. Para sa akin, ikaw lang ang babae na pinangarap ko. Ikaw lang, Emma. Sinungaling ka! Makakaalis ka na. At mula ngayon, ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo. Manlaloko! Inay! Emma, anak, tama na yan. Kalimutan mo na lang siya. Huwag kang mag-alala. Marami pang lalaki na hindi po nakikita. Hayaan mo na lang siya. Kung may iba na siyang kasintahan. Inay, nasaktan ako. Akala ko, ako lang ang babae sa buhay niya. Yan pala, mayroon na siyang iba. Tama na, anak. Tama na. Buti pa, kumain ka na. Sige na. Wala akong ganang kumain, Inay. Kung hindi ka kakain, magugutom ka at magkakasakit ka. Kaya sige na, kumain ka na, anak. Uy, Nay. Gusto ko nang mamatay. Oh, Emma! Araw na ngayon, mula nang tinanggap kong kausapin si Emma, sana makita ko ang batalik niyang kaibigang si Lydia. Palagay ko, alam niya kung bakit
Ganun na lang ang galit ni Emma sa akin. Talagang hindi ko naiintindihan kung bakit ganun siya. Sinampal pa ako. Ano kayang sinasabi niyang ibang babae na sinuyo ko? Nagugulan talaga ako. Joel! Ha? Sino kaya itong papalapit sa kinaroroonan ko? Yan siya. Papalapit na. Mabuti naman. At nakita kita kagad pare. Masyado mong sinakdan si Emma. Ano? Huwag kang magsalita ng ganyan pare. Ako nga ang nagugurahan kung bakit niya sinabi sa akin na niloko ko siya. Samantalang wala namang katotohanan. Sinungaling ka pare. At hindi ako magkapampayag. Na basta-basta mo na lang na sinaktan ang babaeng mahal ko. Anong ibig mong sabihin? May ugnayan na kayong dalawa ni Emma? Wala pa. Pero malapit na. Gusto ko lang siyang iganti sa'yo. Traitor ka pala. Pero ang hina mo palang manuntok. Ganitong panuntok, pare! Hindi ko makaya. Ayan. Dalawang suntok ko lang sa'yo. Takda ka na. Pakialam mero. Pa! Sa'yo? Bakit para kang lasing? Lydia, pinabugbog ako ni Joel. Ano? Pinabugbog ka niya? Oo. Kakausapin ko lang sana tungkol sa ginawa niya kay Emma. Pero bigla na lamang niya akong pinabugbog sa mga kasama niya. Ang dami nila. Sinungaling ka talaga, Jonas? Lydia, tulungan mo ako. Tumawag ka ng taong barangay. Baka ipabugbog niya ako ulit. Sige na. Hoy, Joel! Tigilan mo na si Jonas, ha? Ano bang kasalanan niya sa'yo? Bakit mo siya pinabugbog? Sinungaling siya, Lydia. Hindi totoo ang sinabi niya. Ang totoo, pinuntahan ako sa bahay. At ang sabi, igaganti daw niya si Emma. At sinuntok niya ako kaagad. Gumanti lang ako. Ay, hayan. Parang nalasing. Ha? Totoo ba yan, Jonas? Kasi... Sabihin mo ang totoo, Jonas. Hindi baka hindi ako makapagtimpi. Ibabalibag kita. Ha? Kuan, oo. Totoo ang sinabi niya, Lydia. Totoo. Jonas! Wala na nga nagang buhay ko. Hindi pala para sa akin ang lalaking naluyo sa akin. Dinaya mo ako, Joey. Dinaya mo ako. Emma? Ha? Ikaw? Bakit ka pa napakita sa akin? Emma, kailangan makapag-usap tayo. Gusto kong malinawan ang lahat. Ano pang lilinawin mo? Malinaw na niloko mo ako! Manloloko ka! Hindi kita niloko, Emma. Tapat ako sa'yo. Kaya nagtataka ako kung bakit mo nasabing niloko kita. Hindi ko ginawa yun, Emma. Hindi! Kung ganon, sino yung babaeng kasama mong dumating galing lungsod? Ha? Wala akong kasama, Emma. Wala. Pwede ba? Huwag ka nang magsinungaling. May nakakita ro sa inyo na kausap mong babae yun. Nakasuot ng kulay di rosa. Ano? Nakasuot ng kulay di rosa? Oh, nagulat ka, no? Dahil totoo. Emma, si Mami yung sinasabi mong nakasuot ng damit kulay di rosa. Yun ang suot niya nang dumating ako. Bakit? Sino bang nagsabi sa'yo na may kasama akong babaeng galing ng sod? Sino? Kuan pala,
Nakalimutan ko palang may mami ka. Kalimutan mo na lang yung sinabi ko. Wala. Emma, alam ko na may pagtingin ka rin sa akin. Kaya nandito ako para... Joel, patawarin mo ako. Dahil pinagdudahan kita. Oo, Joel. Tinatangkap ko ng pagmamahal mo. Mahal din kita. Emma? Oh, Emma, mahal na mahal kita. Salamat sa Diyos. At naliwanagan natin kagad ito. Salamat, Diyos ko. Salamat. Tarantado ang Joel yun. Binugbog ako. Ang sakit. Kung bakit kasi umuwi pa ang taong yun dito? Sana hindi na umuwi. Lydia, palagay mo kaya may pag-asa pa ako kay Emma? Oo naman! Dahil sirang-sira na si Joel. Hayaan mo. Susunsulan ko siya na kalimutan na niyang tuluyan ng kaibigan ko ang lalaking yun. Ayaw ko sa Joel na yun. Nayayabangan ako eh. May nakita ba sa nangyari? Nang biglang dumating ang Joel na yun? Wala! Hayaan mo. Hindi makakarating yun kay Emma. At ito ang tanda mo, ha? Hindi ko titigilan na siraan ang Joel na yun para mapasa iyo ang matamis na oo ng kaibigan ko. Lydia, sandali. Sandali lang. Tumigil muna tayo sa paglalakad. Sandali lang. Ha? Bakit? Parang nakakita ka ng multo. Anong nakita mo dyan? Nandaki ang mga mata mo eh. Lydia, parang may kausap na lalaki si Emma. Tingnan mo, mula rito sa kinaruroonan natin eh. Natatanong natin sila. Ayun! Ha? May lalaki nga sa loob ng bahay nila? At sino kaya yan? Oh, Jonas! Tingnan mo, naghahalikan sila at... Si Joel pala! Hindi! Hindi totoo itong nakikita natin. Hindi! Mahal na mahal kita, Emma. Mahal na mahal din kita, Joel. Alam mo, labis akong nalungkot nang sinabi sa akin na nag-uwi ka ng ibang babae. Hindi pala totoo. Hindi ko magagawa yun. Dahil nangako ako sa'yo. Nagbabalik ako para ituloy ang panunuyo ko sa'yo. Oh, Joel, inaasahan ko yun, ah. Ayan, sinagot na kita. Sa sinong ng malaking punong ito, sumusumpa ako sa'yo. Na ikaw lang babaeng mamahalin ko, magpakailanman. Ako rin, Joel. Ikaw lang ang lalaking nagmamay-ari sa aking puso. Napakaligaya ko sa gabing ito. Pakiramdam ko, ako na ang pinakamaligayang lalaki sa mundo. Emma. Oh, Joel. Emma. Mahal na mahal kita. Oh, Emma. Oh, Joel. Mabuti naman at inabutan pa kita dito sa bahay. Ha? Ate Mildred, nandito ka na pala? Oo, kagabi pa. At ganyan ba lagi ang uwi mo? Saan ka ba galing? Ha? Kwan, sa kaibigan ko. Kina Emma, ate. Huwag ka ngang magsinungaling. Totoo ang sinabi ko, ate. Doon ako nang galing.
Doon ako natutulog eh. Sinungaling ka talaga, no? Kagagaling lang dito ni Aling Sipring, ang nanay ni Emma. Naikwento niya sa akin na hindi ka raw nagpunta sa bahay nila kagabi. Hinahanap ka nga raw ni Emma eh. Ha? Kwan, kasi ate ah. Hoy, ikaw na babae ka ha? Baka may ginagawa ka ng milagro. Talagang nandun ako. Siguro, hindi ako napansin ni Aling Sipring dahil lumayo ko kay Emma. Dahil nakita kong nagyakapan sila ng kanyang nobyo. Nako, alam kong nagsisinungaling ka sa akin. Kaya kahit anong paliwanag ang gagawin mo, hindi ako maniniwala sa'yo. Oh, ate! At ito ang tandaan mo. Tigil-tigilan mo na yung kadadaldal mo masyado, ha? Masyado kang chismosa. Oh, ate naman, hindi ako... Kabisado na kita, Lydia. Sobra ka na. Napaka-chismosa mo. Balang araw ay makakarma ka. Mami, babalik na po ako sa lungsod bukas ng madaling araw. Bakit, iho? Babalik ka na ba sa trabaho mo? Opo, Mami. Siguro, Linggo na akong uuwi. Ay, nako. Salamat naman at hindi mo itinuloy ang sinabi mong pagre-resign. Nagbagong isip ko, Mami. Kasi sinugod na po ako ni Emma. Ah, mabuti naman kung ganon. Akala ko, magre-resign ka na talaga. Ang hirap humanap ng trabaho ngayon, iho. Kaya nagpapasalamat ako dahil nagbago ang isip mo. Mami, maaga po akong alis bukas papuntang lungsod. Babalik na po ako sa trabaho. Ah, sige, iho. Mag-ingat ka. Salamat, Mami. Ah, siya nga pala. Baka pagbalik ko mamamanhi ka na tayo. Ah, ano? Aba, ang bilis naman yan, iho. Hindi nyo man lang pinatagal ang relasyon ninyo. Matagal na naman po kaming magkakilala ni Emma, Mami. Kaya, kilala na namin ang bawat isa. Kaya bakit pa namin patatagalin pa? Doon din naman ang aming punta eh. Ah, sa bagay. Kung papayag ang mga magulang niya, o di sige. Bahala na siyang magsabi sa mga magulang niya, Mami. Siguro naman eh, papayag na sila. At isa pa, may nangungulit pala sa kanya rito eh. Nangungulit? Anong ibig mong sabihin? May iba siyang maniligaw? Opo, Mami. Kaya para manahimik na, magpapakasal na kami ni Emma sa larong madaling panahon. Duarte, kain na tayo. Si Emma, bakit wala siya? Natutulog ba yata? Bay, gisingin mo na para sabay-sabay na tayo. Oo, sige. Sandali lang. Napuyat yata kagabi ang batang ito. Baka nga. Ah, Emma, anak, lumabas ka na at kain na tayo. Ah, Emma! 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 Ano kaya ang nangyari kay Emma? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Hiwaga ng Pag-iro dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora,
Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.